nakakinig. Yan. Okay na. May video na ho kayo. Kamusta ho ngayon ang kaso ng mga COVID diyan sa Batangas Medical Center? Medyo dumadami po for the last 2 weeks. Nakita na po namin ng trend na increasing po ang cases namin both on the admissions at saka yung pong mga nagpa-positive. Pero nakahanda naman po ang hospital kasi nagkaroon na kami ng mga paghanda, mga contingency plans dahil nakita na po namin sa ibang rehiyon at lalo na sa NCR na medyo tumataas na sila. Okay. Sa Batangas po, meron pa naman kayong espasyo para sa mga nagkakasakit? Meron pa? Available pa? Meron pa po, pero dahil tumataas nga mga kaso, pero almost 90% na po. Ah, 90? Opo. And it is changing every day. Every morning nang nag-aming ano. More than 90% na po, pero meron pa kaming counting rooms, breathing rooms, para naka-admit pa rin ng pasyente. Ako po, personally, may alam akong dalawa pa na kahit kagabi, nakapagpa-admit. Opo. Ano yung contingency? Ibig ba nyo sabihin kapag talagang punong-puno na ang ospital, ay paano gagawin nyo? Okay. Doon po sa aming contingency, meron po kaming indicators na pag nag 70% na, i-start na kaming nag-implement itong aming mga contingency plan at pag nag 90%, mas maigting na paghanda at pagpapa-implement. Ang amin pong mga ginagawa ay una, nagdadagdag po kami ng COVID areas or COVID beds. At ito pong recently, nagdagdag kami ng 22 beds para ma-accommodate yung incoming. And there is a plan, siguro in the next few days, to add additional 33 beds para po sa COVID. Yung pong aming mga, halimbawa, yung outpatient, less na po muna ang aming ginagawa kasi yung pong parte ng aming outpatient, dineserve namin o ginawa namin extension ng ER. Pero tuloy pa po yun at amin pong pinapaigting ang aming tinatawag na telehealth. Kung maaari po ay huwag munang face-to-face o binabawasan yon para po gamitin natin ang teknolohiya para makapagpatingin pa rin ang mga pasyente sa aming mga doktor. Apo, Doc. Ang sabi po ninyo nagdadagdag kayo ng mga kama pero ang ating healthcare workers kaya pa po ba na tumanggap ng dagdag na mga pasyente? Well, as of now, saludo po kami sa aming mga healthcare workers kasi sa aming paghanda, pinaghandaan na rin namin sila ng each department ng mga, lalo na yung nurses, ng contingency plans. Meaning, meron po kaming first call na yun ang regular na tumatao sa COVID. That we have already readied a list kung sino po yung second on call, third on call. Para po, minsan nag-overtime, yung pong nasa-nasa na non-COVID areas, ay nag-rotate sa COVID areas ngayon. Sa ngayon naman po, naayos pa namin ng schedule, pati mga doktor, pati yung ibang specialties, tumutulong na rin sa triage, sa emergency room, pati po mga consultants namin, nag-duty na. Pero ganun pa man, humihingi kami ng dagdag na augmentation para sa HRH kung magpapatuloy pa po. Gamit po natin sa mga ospital. Kaya pa isa po ba? Isa pa rin yun sa mga hinanda namin. Last few weeks, nag-meeting na kami at may increase na po kami ng buffer stocks sa medicines, sa supplies, pati po oxygen. Tinausap na namin yung aming supplier na magkaroon ng sa ngayon, okay pa naman kami ang aming stocks up to 6 months yung aming inventory. So, kung magkaroon po ng emergency agad pagkukula, kausap na po namin sila na dadagdagan ang delivery sa amin.
Opo. Marami po mga ospital ang mga napapabalita po na yung mga nagbabantay sa COVID patients sa paligid na lang ng ospital nanunuluyan or natutulog. Ganyan din po ba ang sitwasyon sa labas po ng inyong ospital? Minsan po. Kasi ang mga napupunta po sa Batangas Medical Center ay kung saan-saan. May nilagay kaming area. Meron ba mga lugar na meron ng lugar sa Mindoro na pumupunta rin diyan? Mas aabot pa ho hanggang Romblon. Wow, wow. May mga Mindoro na pumupunta po sa amin. Ganun ba? Kasi sa aming karating na rehiyon, din ho ang level 3 hospital na pinupuntahan. Mm-hmm. Yung mga provinces. So meron po kami mga Marinduque at buong Calabar zone po. Sometimes nung unang surge, yung mga taga Maynila, minsan nakakaabot pa po sa amin. At kaya pa po ninyo sa inyo pong capacity ngayon na tumanggap pa po ng mga COVID patients outside of Batangas? Well, ang amin lang pakiusap ay i-coordinate. May mga times po na bawa dumaming admissions, sunod-sunod ang dating, tapos hindi pa lumalabas ang mga pasyente. Kaya po nagkakaroon ng matagal. Kung coordinated po ito, minsan ang ginagawa namin pagdating ng ambulansya, hindi na pinapababa sa emergency room. Dinediretso na namin sa COVID ward. Kung coordinated, doon po minsan nagkakaroon ng concern. Kung basta dadating hindi na coordinate sa amin kasi bababa pa yon, bibigyan namin muna ng first aid sa ER at hihahanap namin ng room. So, kaya pa po naman namin at ginagawa po namin yung tinatawag na accordion type. Meaning, pag may surge, may increasing trend, nagdadagdag kami ng rooms. Even the beds. Sometimes, yung ibang non-COVID areas, kino-convert namin. Sa COVID areas, gumagawa rin po kami yung tinatawag na cohort. Sali po, isang pasyente lang sa isang kwarto, yung isolation rooms, bawa, mag-ina o mag-pamilya, isa naman ang at that sila ay positive, pinagsasama na po namin sila sa room, hindi pa po sa isa. Marami po kami mga strategies na ginagawa. Yung iba po naming rooms na isolation rooms ay convertible into an ICU kung kailangan. O yung healthcare workers po ba natin, wala naman po masyadong nahahawa sa mga pasyenteng may COVID? Okay naman po sila? There was a time after the the March-April surge, bumaba na po ito. Ang nakaka-concern lang po, ay this past few days, siguro in the last few weeks or 5 days, medyo nakikita po rin namin na medyo may increasing trend na rin po para sa ating mga healthcare workers. At mainly, ito po yung nakikita namin, hindi naman hospital, hindi yung mga duty po sa COVID, hindi po sa pasyente na hahawa, kundi sa community transmission. Ito po yung nakikita namin dahil doon sa tinatawag nating tracing na somewhere sa pamilya o sa kapitbahay o doon sa sinamahan sa pagbabiyahe, may na positive. So, pinag-iingat po namin lahat, mas pinapaigting namin ang health protocols at medyo at talaga pong humigpit kami sa ano, para maiwasan ito, pero yun po talaga yung trend na nakikita namin. Okay. Dr. Magnaye, maraming salamat po at mag-